tayo ay inuulan na naman at inahangin. Tama ba? Inahangin? Pero Ate Cham, pinaalala sa akin yung sinabi mo kanina. Kapag tayo binabagyo ng pagsubok, gawin nating payong ang panalangin. Amen, mga kapatid? Amen. Amen. So sa mga pagkakataon po na ito, mga kapatid, kung inyo po napapansin ay sobrang lakas po ng ating pong kinahaharap ngayon. At kumbaga, nakikita ko rin po na wala pa po yung iba po nating mga kaibigan na dumadalo dito na dumadalo dito yung mga regular na dumadalo po sa ating pong gabi-gabing pakikinig. Ngunit mga kapatid, huwag po tayo mabahala sapagkat ang init po ng ating pong pananampalataya ay hindi po matitinag ng anumang pong hangin. Amen po. Yan. Tunay nga, no, na wala talagang makakapigil pag Panginoon ang gumagawa. Amen. So sa mga pagkakataon po nito, kamusta po kayo, mga kapatid? Kamusta po? Mabuhin. Amen. Nilalamig. Naligo ba kayo? Yes, naligo. Ikaw, naligo ka? Hindi pa. Pero siguro lang. Sisikapin mamaya. Ano ho? Alright. So, pansin ko, meron din tayong meron mga nakikinig sa atin dito, no, kahit na maulan. At iniimbitahan namin ang ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Jimwell. Tara dito, Jimwell! Tara dito, Jimwell! Tara dito! Ayan. Ayan. Ayan po, sa iba po pong nakakarinig sa aming puntinig, amin po kayong tinatawagan ngayon. Kumbaga, sa amin po ay kayo'y tumabi at tayo po'y magpainit po dito sa ating pong bulwagan. So, mga kapatid, muli, ano po yung ating po natutunan kahapon? Patungkol po saan, sa kalusugan? Ano po yung sakit na ating pong pinag-aralan kahapon? Sino po nakakaalala? Ayan. Ano daw? UTI? Anong naalala mo sa UTI? Ano naalala mo? Anong naalala mo tungkol sa UTI? Always present tong mga kids natin dito eh. Kaya nga ako'y natutuwa sa ating pong mga masisigasig na mga kabataan na pilit very pa rin tumagalo. Amen. So ang ating pong pinag-aralan patungkol sa kalusugan kahapon ay tumutukoy sa ating pong kidney, ang ating pong UTI. At alam mo, Ate Cham, ang isa po pala sa magandang gawin kapag tayo po ay may UTI ay palaging uminom po ng tubig. Parang yung tubig, all around siya, no? Sa kahit anong sakit, oo. Tubig ng tubig. Pero mga kapatid, ang isa po sa nagpapaalala sa akin sa tubig ay yung tubig na buhay na dala po ng ating pong Panginoon. Amen. Ayan, sino pong nakakaalala ng ating pong topic sa kahapon? Katungkol po kay, ano, na tinalakay po ni Brother Carl, sino po nakakaalala? Ano po? Ano pong naaalala niyo sa topic natin kahapon? Pagkain, yan, tama, no? Ayan, ating tinalakay ang panungkol sa ating pong kalusugan. Pagkain. Mga kapatid, sino mga pagbigay sa akin ng isa sa mga pagkain na ipinagbabawal ng Diyos? Ano po? Bob? Baboy. Ano pa? Kuneho. Kuneho. Sino ba dyan mahilig sa rabbit? Kaya pa kayo ng rabbit? So kung ating mapapansin, mga kapatid, no, ang ating Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga bagay na pwede po natin kainin at mga bagay na hindi po natin dapat kainin. Sa madaling salita, mga kapatid, nalalaman ng ating Diyos ang nakakabubuti sa ating pong pangangatawan. Amen po, mga kapatid. So sa mga pagkakataon po na ito, aming pong nais i-welcome ang bawat isa. Kung meron pa pong mga nakaupo po sa likod, pwede po kayong lumapit. Ayan. Alright. So, ayun, Ate Sam, ano po bang announcement natin? Do we have announcement? Sa ngayon, wala naman. Ano? Tuloy-tuloy pa din po tayo sa gabi-gabi nating bulwagan dito. At sa hapon na programa ng Children's, 3:30, tayo po ay nagtuturo ng mga Bible mga stories bata at mga kanta sa kanila.
Ayan. Ako po'y natutuwa dahil sobrang nakapaka-sigasig ng ating pong mga kapatid na batang ito. So muli, mga kapatid, andito po ang inyo pong lingkod. Handog ang Regalo ng Pag-asa. Thank you.
Nangyari to sa kahoy, sa ilog ito pinalupa. Para po sa ating team song, ating po, tayo po natin tumayo at ating pong awitin ang ating team song. Na alam kung anong paroroon
napapansin, dakilang pag-asa. Buhay niya'y inialay ng makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kapag ang puso'y nahihirapan na, sugat ay lumalalim, hindi na gumagaling. Kapag ang iyong mundo ay parabang gumunaw na, hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Huwag kang mabahala, manalangin ka kaibigan, pakikinggan niya ang bawat hinaing, lumapit ka lang sa kanya. Dakilang pag-asa, si Jesus ang kasama sa landas na kahit dilim, liwanag niya'y mapapansin. Dakilang pag-asa, mapapansin, dakilang pag-asa. Buhay niya'y inialay nang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Nang makamtan natin ang buhay na tayo po ay manatiling nakatayo para po sa ating panalangin. Dakila at walang hanggang namin Diyos na naglalang ng langit at lupa at higit sa lahat ng aming mga buhay, kayo po ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po Panginoon sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong maghapon na ito at maraming salamat po Panginoon sa pagpapatila ng malakas na ulan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa amin papunta dito. At nawa po, Panginoon, ingatan niyo pa rin po ang mga kapatiran namin na patungo pa rin po rito. Dinadalain ko po, Panginoon, ang aming speaker na si Ate Michelle para po sa health lecture at si Brother Carl para po sa spiritual lecture. Panginoon, itago niyo po sila sa inyong likuran nang sa ganun po. Lahat po ng kanilang sasabihin ay naayon sa inyong kalooban. Panginoon, patuloy niyo po kami ingatan sa buong gabi na ito at patawad po Panginoon kung saan man po kami nakitaan ninyo ng pagkukulang at pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, lihim man ito o hayag. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi, mga kapatid! Nako, nilalamig pa yung iba. Okay lang yan, sige. Sige po, bago ako magsimula, ay gusto ko pong i-recall ano po ba yung mga topic natin. Sige po, ano po yung first natin? Nakalagay na, sorry po. First natin, anong topic natin ng first night sa kalusugan? Acid, reflux, ano po yung pangalawa? Alala niyo pa? Patungkol po sa sugar. Diabetes. Ano yung sumunod?
Ito yung nagkakaroon ng deformation, yung kamay. Kamay, tsaka paa lang. Ano po yun? Arthritis. Anong uri ng arthritis? May Tagalog po to. Ano pong uri ng arthritis? Rayuma. Ayan, yung sumunod. Yung sinabi niyo po, arthritis. After po nito, ano po? Ano yung ano, sakit sa may tiyan? Yung nagtatae, nagsusuka. Amebiasis. Ayan. Ano po yung kahapon? Ah, wala na po iba. Paano po iba? Ano yung kahapon? About sa UTI. At alam niyo po ba kung anong topic po natin ngayong gabi? Ngayong gabi ang topic natin, marahil yung iba po sa inyo, hindi po siya nakikita as health-related. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay about sa, babasa nga po, rabies. Kapag daw po rabies, medyo pangit daw po pakinggan yun. Kaya po ang binibigkas po sa amin ay rabies. Pwede niyo po bang basahin? Rabies. Okay po. Ngayon, ano ba yung rabies? Sabi po dito, ito po ay isang viral disease na nanggagaling sa kagat, kalmot, at laway ng ano po yung mga nandiyang hayop? Aso, pusa, unggoy, at paniki. Pero alam niyo po ba, sa research po ngayon, meron pong tatlong nadagdag. Alam niyo po ba kung ano yun? Tao? Grabe naman yung tao, nangangagat na rin, may rabies pa, ano? Alam niyo po, ang isang nadagdag ngayon ay baka, kalabaw, at kabayo. At marami pa po. Pero, sa case po natin sa Pilipinas, hindi pa po siya nagkakaroon ng ganong case. Pero sa research study po, mayroon na po. Ayan, paano ito nakukuha? Una, kapag nakagat ng aso, pusa, paniki, at unggoy. Alam niyo po yung kagat na kahit maliit lang, kahit alam niyo po yung napadampi lang yung ngipin nila, basta po may laway na ng mga hayop po na nandyan, consider na po yun as kailangan nyo pong magpaantay rabies. Okay? Alam nyo po yung laging kasabihan, nung kami po, mga nurses, na mga student nurses na po kami nito, this year lang po, nung kami po ay third year, meron po nakalmot, galing po siya sa bahay nila, nakalmot po siya, tapos maliit lang. Nung nasa Pasay na po siya, dun lang po siya nagpa-turok. Alam nyo po kung bakit? Kasi naging topic po namin yung rabies. Tapos nararamdaman niya, nangangati na yung sugat sa ano niya, sa kamay niya. Pero maliit lang po talaga yon. Sobrang liit niya lang po. Kumbaga, parang alam niyo po yung natamaan lang ng ballpen, nasulatan lang, ganun lang po siya kaliit. Pero nagpatulong pa rin po siya. Ano pa? Pag nakalmot? Ano pa po? Pag salang sa transplant na carrier ng rabies. Posible po, magpapatransplant po kayo ng kidney, magpapatransplant po kayo ng liver. Pag po yung na-transplant po sa inyo, ay at risk po sa rabies, possible na kayo pong malalagyan po nun, ay magkaroon din po ng rabies. Okay? At last po, eto, alam ko po yung iba naman po sa atin dito, hindi naman po ganito siguro kumakain, no? Pagkain ng kinilaw. Ano yung kinilaw po na sinasabi dito? Hilaw na ulo ng aso. Hindi ko po alam kung may nakain po ba nito sa atin, ano? Pero meron po sa ibang lugar na kumakain po niyan. Ano po yung incubation period? Pag po sinabing incubation period, dito po dinitingnan kung kailan lalabas yung symptoms o inaasahang lumabas yung mga sintomas. Alam niyo po, mapapansin niyo, 2 weeks lang dapat siya. Di ba po? Usually ng sakit, dapat 2 weeks lang. Pero alam niyo po ba, may tumatagal ng 6 years in the maximum of 20 years. And alam niyo po ba, ngayon, marami na po yung nagpo-post na nakagat siya matagal na panahon na pero ngayon lang lumabas at sinabi po na may rabies po siya. And iisipin niyo po siguro, kapatid, hindi ba parang ang pangit naman yan kasi hindi naman ata health-related ang rabies? Bakit natin tinatopic eh nasa pangkalusugan tayo? Alam niyo po ba na ang Calabarzon, tayo po ay nasa Calabarzon 4A, hindi po ba? Isa po siya sa nagtatap sa buong Pilipinas na kung saan marami pong namamatay ng dahil po sa rabies. And alam niyo po ba, around 600 or 300 to 600 sa buong Pilipinas ang namamatay sa isang taon ng dahil po sa rabies. Ano po? Marahil yung pagkakakagat po sa kanila ay matagal na pong panahon. Ngayon, sister, bakit naman rabies? Alam niyo po dito, habang naglalakad po kami, ay marami po talagang aso. Hindi lang po aso, kahit po sa bahay po namin, maraming pusa. Di ba po? And kayong mga bata, di ba mahilig kayong makipaglaro sa aso? Sino sa inyo ang may aso? Oh, ang tanong ko, napapakunahan nyo na ba? Napapakunahan nyo ba?
Okay, sino may pusa? Napapakunahan nyo ba? Yun lang, hindi. Pinuputulan nyo ba ng kuko? Hindi. Anak ko. Ayan. Siyempre, meron po bang may unggoy dito? May maalaga, may malaga po ba kay unggoy? Ha? Naku, ay, sa Mindanao, nasa Mindanao. Sige. Ayan. So for sure, hindi naman po lahat may alaga ng unggoy. Pero alam niyo po, kapag po kayo ay magpapatulok ng anti-rabies, marami po yan. Pwede, una, hindi ka pa nakakagat, magpapatulok ka na. Yan po yung sinasabi po dito, category 1, which is the non-exposure. Yung number 2 naman, usually ito po yung nung nag-duty po kami, ito po yung napakarami. Maliit, malaki. Sabi po dito, nakalmot, nakagat, pero mababa at walang dugo. Ano? Kasi minsan, tinitingnan po natin na medyo seryoso ang isang kasakitan kapag dumugo, di ba? Ay, wala. Wala yung dugo. Malayo yan sa bituka. Lagi pong ganun, di ba? Pero alam niyo po ba, hindi po natin napapansin ay nauubos po pala yung oras natin para magpa-check at magpa-gamot. Ano po? And category number 3, ito po, worst po ito, lalo na po sa may mga bata. Tapos meron po kayong alagang aso. Alam niyo po yun, napaka-friendly po kasi ng mga aso pag sa una, hindi po ba? Pero pag naging familiar na sila, akala po nila nakikipaglaro ka pa sa kanila. May mga cases po talaga na yung mga bata, naranasan po namin to nung nag-duty kami, kailangan po namin magturok ng napakaliit na bata. And ang pinakabata po na turukan namin that time ay nasa 7 months pa lang po. And ganun po kagrabe kapag po meron pong alagang hayo. And paano po malalaman na may rabies ang isang aso? O kaya naman yung kumagat sa'yo may rabies? Alam niyo po ba paano? May test po ba dito? Alam niyo po, wala pong test dito. At ano po mangyari? Hala, kung wala palang test dyan, paano namin malalaman may rabies kami? Isa po yung for sure na pwede po natin gawin na alam ko pong mahirap gawin po para sa atin. Kailangan niyo pong i-donate yung aso ninyo doon po sa mga animal center, ayan, at ang gagawin po nila ay papatayin po nila yung aso at gagawin po ay kukunin po yung ulo. Pag kinuha po yung ulo, itetest po dyan yung utak po ng aso. Pag po na-test yung utak ng aso, doon lang po malalaman kung yung aso po ba ay possible for rabies. Paano kapag namatay? Paano kapag hindi mo na alam kung ano nangyari doon sa aso? Mas nakakatakot po yun kung namatay po yung aso. Ito po yung sintoma sa aso. Ayan. May dalawang uri, di ba po? May dalawang uri ng sintomas na makikita po natin. First is yung furious type. Ano po yung furious type? Ito po yung, nung nakakagat siya, dati naman siyang tahimik. Pero after na makakagat, ang gulo-gulo niya na, hindi na siya mapatahimik, balisa na siya, takot na po siya, madalas po siyang naglalaway. Ito po yung uri ng aso na kung saan ay isang sintomas po na may rabies po yung aso. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ito po yung paralytic type. Paralytic type, ito yung sinasabi na kapag yung aso, dati siyang masigla. Pero, bigla siya naging matamlay, ayaw niya kumain, ayaw na, wala siyang gustong gawin, ayaw na makipaglaro sa'yo. So, ayun po yun. Sige nga po. Ano po kapag sinabing furious type? Ito yung From mabait, nagiging makulit. Ano yun? Tayuin mo, kuya. Ayan. At pagdating naman po sa paralytic type, ito po yung from mabait, mabait masama or makulit na aso, nagiging mabait na aso. Okay po? At ito po, isang sintomas na posible po ang aso ay may rabies kapag po namatay yung aso. Kaya po pag nagpunta po kayo sa mga center, ang una pong tatanungin sa inyo kapag magpapatulong kayo ay, vaccinated ba yung aso? Buhay pa ba yung aso? Kamusta yung sitwasyon ng aso? Pareha po yan, aso, pusa, unggoy, paniki, siguro naman po wala sa atin, ano po? Pero yan po yung una-unang tinatanong sa inyo. Yan po yung tatlong kailangan yung alamin kapag po nakagat kayo ng aso. Ano nga po ulit yung una? Kung vaccinated yung aso. Pangalawa, kung buhay o patay yung aso. Pangatlo, kung buhay yung aso, ano yung behavior o yung ugali ng aso. Sa tao, ano yung magiging sintomas? Pangangati sa kinagat na parte.
Lagnat, ayan. Nung sinabi ko po in the previous days, sabi po natin, kapag nilalagnat, good thing, di ba po? Pero kapag nilagnat po kayo ng paulit-ulit, hindi na po siya maganda. Okay? At pagkahilo, pagsusuka, pagkairita, pagkabalisa, at dalawa lang pala yan. Ayan. Ngayon po, may sintomas po na kapag ito ang nakita po sa inyo, ay mukhang magiging alaala na lang po kayo sa inyo pong pamilya. Ano po? Una, takot sa tubig or hydrophobic. Hindi po dahil lang aso ay hindi po mahilig maligo, ganun na rin po yung magiging sitwasyon po ng tao. Kaya po siya ayaw niyang uminom ng tubig kasi po feel niya yung nasa may lalamunan niya may sumasakal sa kanya. Bakit po? Kasi yung rabies, nire-restrict niya po yung mga muscles natin. So pinapakipot niya yung daluyan. Kaya feel niya may merong lumulunod sa kanya. Ano po? Hindi po dahil sa ayaw pong maligo ng aso, kaya pag nakakagat yung aso, ayaw din na yung maligo ng tao. Ano po? Hindi po yan. Okay? Pangalawa, takot sa hangin or aerophobia. Alam niyo po yung ano, may sitwasyon po sa amin nung nag-duty kami, tinakluban po yung mata niya para po hindi makalanghap po ng hangin. Pagkabukas po nung ano, nung kumot, alam niyo po, ang nangyari po sa kanya ay naging balisa po siya. Alam niyo po, nakatali po kasi usually yung mga ano, rabies patient. And ang nangyari po dun sa patient na yon, kahit nakatali siya, natanggal niya po yon. Ang problema po, ang daan po kasi na yon ay mataas. So, ang nangyari po ay nalaglag po siya at hindi na po talaga siya, alam niyo po yon, hindi na po siya nasaklolohan that time. Ano po? And pangatlo, pananakit ng mata dahil sa araw o ilaw or photophobia. Mga kapatid, kapag po ito na yung naranasan ng isang tao, I assure you po, wala po tayong kagamutan. Ano po? Sabi dito, may lunas ba sa rabies? May lunas po ba? May alam po ba kayong lunas sa rabies? Naku, sasabihin, siguro herbal mo lang yan, okay na siguro. Daan mo lang sa oregano, tawa-tawa, okay na yan siguro. Pero alam niyo po ba, even as of today, as of tonight, wala pa rin pong proven na study na may lunas po sa rabies. Kaya po, pag dumating na po kayo dun sa punto na nakakaramdam na po kayo ng tatlong sintomas na to, wala po tayong magagawa. Ang pamilya niyo po ay isusurrender na po kayo sa mga places na may mga animal protection, animal bite protection, at doon na lang po aantayin ang buhay po ninyo. At nakakalungkot po, di ba? Kasi parang sayang, sana pala nung una pa lang napaturukan na. Ano po? At alam niyo po, marami po tayong places na pwede po tayo magpaturok. Meron po tayong RHU silang, meron tayong San Lazaro, na pwede po tayo magpaturok doon ng wala pong bayad. Ano po? Pero may pwede po tayong gawin pag una tayong nakagat. Ito po yung pwede natin gawin. Tatlo lang po ito. Una, hugasan ang sugat ng sabon at tubig sa mahigit na ilang minutos daw po? Ilang minutos daw po? 10 to 15. Ito po. Rule number one, dapat po running water. Ano kapag sinabing running water? Talaga pong nagaling po sa gripo. Huwag pong galing sa batsa. Ano po? Running water po talaga. Habang umaagos po yung tubig, sige po. Sige po kayo sa pagsasabon. Yun po yung kailangan po natin gawin. Pangalawa, maglagay ng antiseptic. Ano po yung mga antiseptic? Alcohol, betadine, pwede po yung gamitin. Ano po? At pangatlo, magpaturok na po kayo ng anti-rabies. Ito po yung rule sa pagpapaturok. Huwag niyo po siyang paaabuti ng 24 hours. Kasi pag dumating po siya ng 24 hours, umabot siya ng 24 hours, mas malakas na po or mas malayo na po yung napuntirya ng atin pong rabies. Ilang hours po ang kailangan? Within 24 hours lamang. Paano po maiiwasan ng komplikasyon? Ayan. Personally, ako po, ina-apply ko po ito ngayon. Ayan, una, papakunahan ang... Sino po papakunahan una? Aso. Alam niyo po, sa atin pong mga health facility, number one po nilang sinasabi, kahit po yung government natin, una po nating papakunahan, aso. Kasi po, pag walang rabies yung aso, hindi magkaka-rabies ang tao. Posible ba na kapag nakagat ng isang may rabies na tao, ang tao, magkaka-rabies din ba yung tao? Hindi po. Ano? Wala pong ganon. Wala pa pong ganong study. Ano? Kunwari, si ate, meron siyang rabies. Kinagat niya ako. Magkaka-rabies ba ako? Hindi po. Wala pong ganon pang studies. Okay po?
Pangalawa, magpabakuna po yung tao. Una po, sino po magpapabakuna una? Aso. Pangalawa, tao. Okay. At kapag nakagat po kayo, may ganito pong sitwasyon. Turok nyo pa lang po ng anti-rabies. Nakalamot naman kayo ng pusa. Ano na yung gagawin natin pag ganun? Alam nyo po, hindi nyo na po kailangan magpaturok ulit. Kasi ang magpapaturok po nito, first shot, tatlong turok. Pangalawang shot, dalawang turok. Pangatlong shot, dalawang turok ulit. Bakit po tatlo yung first shot? May anti-tetanus po kayong kasama. Hindi lang po anti-rabies. Ano po? Ngayon, kailangan nyo lang pong magpa-booster. Hindi nyo na po kailangan magpaturok ulit ng tatlong beses na sunod-sunod. Ano po? And next, kung maaari ay huwag maging kampante sa atin pong mga alagang aso. Ano po? Mabait man yan, cute man yan tingnan, wag po tayong maging kampante. At bago po ko magtapos, ay gusto ko pong basahin po natin itong lahat. Galing po ito sa Exodus 11 verse 7, atin pong basahin. Datapwat sa lahat ng anak ng Israel, mula sa tao hanggang sa hayop, ay walang manggagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop. Upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. So yun lamang po para po sa ating health. Sige po. Yes po, paduduguin niyo lang po siya ng paduduguin. As much as you can. Meron po akong nakausap, ang ginagawa po nila, hinihila pa po nila yung dugo. Alam niyo po yun, masakit, pero may mga ganun po talaga ang sitwasyon. Hinihila po nila. So ang kailangan lang po talaga, matanggal po yun. Bakit po? Kasi po, nandun pa rin po yun. Ano po? So salamat po sa tanong. Ang tanong niya po ay, kapag may dugo, anong gagawin? I-running water lang. Huwag niyo pong sup-supin. Huwag niyo pong sup-supin. Ano? Kung pwede po kayong gumamit ng syringe, pwede po syringe, wag lang po sup-supin. Kasi mas malapit po ang bibig sa atin pong utak. Ang problema po natin, pag po nakapunta yan sa utak, lalabas po yung tatlong sintomas na atin pong wag sanang mangyari o hindi po natin nae. So yun lamang po, nawa po ay may natutunan po tayo at maging responsable po tayong mamamayanan kapag po may aso tayo at tayo din naman po ay maging responsable bilang isang tao. So yun lang po at maraming salamat po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Pwede po bang taas ang kamay ng nilalamig? Yung nilalamig? Lamig na lamig na po ako, no? Pansin nyo naman, butot balat na ako, kaya diretso sa buto yung lamig, eh. So, nago po tayo magsimula, ano? Gusto ko lang po kayong sigurong pasalamatan at dahil kahit mahangin, mabagyo, malakas yung ulan, gabi-gabi pa rin po kayong bumabalik para makinig, ano? Praise the Lord po, kahit masama ang panahon, patuloy po kayong bumabalik. It just tells something about your commitment to the Lord, and I just would like to thank everyone for coming. So, ang atin pong pag-aaral ay may tema na regalo ng pag-asa. At tayo po ay nasa ikapitong gabi na at meron lang po tayong 10 mga gabi. Kaya nalalapit na po yung ating pagtatapos. Ano po? So, i-recap lang po natin yung ating pinag-aralan. Yung una po, ano po ang title? Baliw! Ano pong pinag-usapan natin? Yung Biblia. Pangalawa naman ay pagpili. Ang pinag-usapan natin, pinagmulan ng kasalanan. Pangatlo naman ay pagtubos ang kaligtasan. Ang ikaapat naman ay ang kautusan o yung Ten Commandments. Yung ikalima naman ay pahinga, Sabat. At kagabi naman, ang pinag-aralan natin ay yung pagkain. Ano po? So ngayong gabi naman, ang pag-aaralan natin ay ang pagbabalik o ang second coming ni Jesus. So bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, alam po namin na very important ang aming topic para sa gabing ito. Kaya gusto po namin na kami ay lubos na matuto at ma-inform. Kaya po iniimbitahan namin ang iyong banal na Espiritu Santo na siya pong maging pangunahing tagapagturo sa amin. Salamat po sa iyong pangako. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan niyo. Amen. So, sa usapin ng second coming, ano, merong mga nagsasabi na hindi daw totoo na babalik si Jesus. Meron naman mga nagsasabi na matagal na yung sinasabi, hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Meron naman iba na nagsasabi na ito'y panakot lang ng mga tao. Merong mga ilang grupo ng pananampalataya, mga sekta, mga relihiyon na nagsasabi na nagbalik na daw si Jesus, na nangyari na daw yung second coming. Meron naman nagsasabi na narito na siya ulit. About 800 different groups ang nagki-claim na si Jesus ay dumating na o yung second coming ay nangyari na. Ngayong gabi, ang pag-aaralan natin ay ano nga bang mangyayari sa mundo kapag dumating na si Jesus. So hindi po natin pag-aaralan kung malapit na ba, ano ba yung senyales kung malapit na, pero pag-aaralan po natin kapag dumating siya, ano ba yung mangyayari. Diyan po tayo magpo-focus. Sabi sa Titus chapter 2 verse 13, sabi dito, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus, sinasabi dito na yung second coming o yung muling pagpapakita ng ating Panginoong Jesus, yung paghihintay sa bagay na ito ay tinatawag ng Biblia na mapalad na pag-asa. Kung narinig niyo na po yung word na Adventist, ano po? Ang ibig sabihin, nanggaling po yung word na Adventist sa word na Advent. Ang ibig sabihin po ng Advent ay pagparito. At yung mga tao na nag-aantay ng second coming o muling pagparito ni Jesus, tinatawag po sila na Adventist. Ganun po yun kasimple. Ano? So, sino nga ba ang nagsabi na may second coming? Ito ba'y turo ng mga Adventist? Ito ba'y turo ng kung sino? Sino bang nagsabi na mayroong second coming? Sabi sa John chapter 14 verse 2 to 3, si Jesus po ang nagsasalita. Sabi dito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ang sabi ni Jesus, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. So sino ang nagsabi na mayroong second coming? Hindi po yung mga Seventh-day Adventist, hindi rin po mga ibang mga ngaral. Ang nagsabi po na mayroong second coming ay si Jesus mismo. Siya po ang nangako na ako'y babalik muli. So sa pag-aaral po natin, pag-aaralan natin yung mangyayari sa pagdating ni Jesus. Pero bakit nga ba importante na pag-aralan natin kung ano yung mangyayari sa second coming mismo?
Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Kaya po importante na pag-aralan natin kung ano ang mangyayari sa second coming ay para po hindi tayo mailigaw sa dulo ng panahon. Sapagkat sinabi ni Jesus, bago ako dumating, merong mga bulaang Kristo. Ibig sabihin nito mga fake na mga Jesus na nagpapanggap at sasabihin na sila daw si Jesus at dumating na siya at ang purpose nila ay para iligaw ang marami. Ngayon po sa ating pag-aaral, meron tayong limang katangian sa pagbabalik ni Jesus. Mas marami pa po, pero pag sa pag-aaral na to, lima lang po ang ating i-discuss. Una po, according sa Bible, ang pagbabalik ni Jesus ay literal, hindi po spiritual. Ano ang patunay? Sa Acts chapter 1, nung si Jesus ay ipinako at siya'y nabuhay na mag-uli 3 days later, nagpakita po siya sa around 500 people for 40 days. And after 40 days, umakyat po siya sa langit at na-witness ito ng mga apostle. Sabi dito, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Sabi ng Bible sa atin, kung paanong literal na si Jesus pumunta sa langit, literal rin siyang babalik na may kagayang manner. So, hindi siya dadating si Jesus na mag-uli, hindi siya dadating sa persona ng kung sinong tao. Literal po siyang magpapakita, kagaya ng literal niyang pag-akyat. Literal din po siyang bababa. Pwede rin natin matanong, sino kaya ang makakakita ng second coming according sa Bible? Sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, ito daw po ang mga taong makakakita. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Dito makikita natin mga minamahal na lahat ng tao na nabubuhay pagdating ni Jesus, makikita siya. So, kapag sinabi ng mga tao na narito siya, narayan siya sa ibang lugar, huwag po tayong maniniwala. Sabi nga po ni Jesus, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, makikita siya ng lahat ng tao. Huwag po tayong maniniwala sa nagsasabi na nandito na si Jesus sa isang sulok. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 26, ito yung sinasabi ni Jesus na sa huling kapanahunan, ito yung sasabihin nila. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, ayun po sabi niya, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya, nasa mga silid, huwag niyong paniwalaan. May mga tao na magsasabi na si Jesus nasa Russia na. Si Jesus nasa ibang ibayo ng United States. Meron naman nagsasabi na si Jesus nasa Davao na daw. Ngayon, nagtatago na siya. Meron siyang 10 million na patong. Ano po? Pag sinabi ng mga tao na si Jesus nasa ibang lugar na, huwag po tayong maniniwala, sabi ni Jesus. Sapagkat sabi niya, ito'y mga bulaang Kristo. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda, kababalaghan. At ang purpose nila ay iligaw tayo. Huwag tayong maniniwala kapag sabi nandiyan na si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, makikita niyo akong lahat. Okay? Ngayon, literal si Jesus na magpapakita. Secondly, si Jesus ay magpapakita ng personal. Ano po? Sabi dito sa Apokalipsis, tingnan natin yung mga pronoun na ginamit ni Jesus. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sabi dito ni Jesus, ako, akin, ako mismo, ang sabi ni Jesus, ako mismo ang paparito. Sabi niya pa dito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan kagaya ng binasa natin. At kung ako'y pumunta doon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Mga minamahal, ang pagpaparito ni Jesus ay personal. Siya po mismo ang dadating. Hindi po totoo na siya'y magdadala ng kanyang sugo, kanyang representative. Ang mangyayari po ay siya mismo ang makikita natin. Makikita po natin ang kanyang mukha at ang kanyang katawan. Hindi po totoo na papasok siya sa isang persona ng tao na
na meron siyang representative, meron siyang sugo. Huwag po tayong maniniwala kasi literal at personal na magpapakita si Jesus. Ikatlo po, okay? Literal, personal. Ikatlo naman, mga minamahal, si Jesus, pagbalik niya dito, ang kanyang pagparito ay isang magiging maluwalhati na pangyayari. Sa English, it will be a glorious event. Sabi sa Matthew chapter 24, verse 30, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sabi ng Panginoong Jesus, pagdating ko dito, ito'y magiging maluwalhati. Magiging siyang magandang event, magiging siyang maliwanag, magiging siyang kagilagilalas. Hindi siya basta magiging pipitsugin na event. Makikita ng lahat ng mata at ito'y magiging maluwalhati. Dinescribe pa ng Panginoong Jesus ang kanyang pagdating sa Matthew chapter 25, verse 31. Sabi ito, datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi dito, gusto kong pag-focusan natin yung detalye na ito. Ano po? Tignan natin kung ilang anghel ba yung sinabi niya. Nakikita po man natin kung ilang anghel ang sabi niya. Sabi ni Jesus, pagbalik ko, ganito karaming anghel ang kasama ko. Ilan po? Ilan pong anghel ang kasama niya? Lahat. So kung meron siyang ilan mang anghel, sabi niya, kasama ko lahat ng anghel. Okay? Ngayon, bakit importante itong detalye na to? Nung si Jesus po ay pinako sa krus at siya po'y namatay at inilibing, yung mga Pariseo at mga religious leaders, ayaw na manakaw yung bangkay niya. Kaya nag-request sila ng about 30 Roman soldiers. Ano po, nabantayan yung kanyang libingan para hindi manakaw yung kanyang bangkay. Ang nakatala po sa Biblia ay ganito. Nung ipinako si Jesus at inilibing, sinabi dito, pagtapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan. So, I think this is Sunday, unang araw ng Sanlinggo. Si Mary Magdalene at ang isa pang Mary, pumunta sila para tignan yung labi ni Jesus o yung kanyang libingan. At nakatala sa Biblia ang sabi dito, at biglang nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang... Tingnan po natin, ilan po ang bumaba, ilang anghel? Isa. Okay? Isang anghel ang bumaba nung Sunday morning resurrection. Isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw na ito. Merong isang anghel na bumaba. Sabi doon, yung anyo ng anghel, yung kanyang pananamit ay parang kidlat at maputing parang busilak. Ito yung description ng angel na nagpakita, maputi na parang kidlat. At sinabi, ilan po ulit? Ilang anghel po ang bumaba? Isa. Okay? Ngayon, yung 30 Roman soldiers na nagbabantay, ito po ang nangyari sa kanila. At sa takot, sa kanya'y nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. One angel, 30 Roman soldiers, nung nakita nila yung angel, sa takot, sila'y nahimatay. Okay, ganun sila natakot dun sa isang anghel ng Panginoon. Ngayon, gusto kong ma-realize natin na hindi lang ito bastang tao na kagaya ko. Ito'y 30 na Roman soldiers, sanay sa gera, sanay sa digmaan, mga matatapang at matitipunong lalaki. Nung nakakita sila ng isang anghel, sila'y nahimatay sa takot. Ngayon, bakit po ito importante? Sinasabi ni Jesus na sa pagbalik niya, hindi lang isang anghel ang kasama niya, hindi lang sandusena, hindi lang sandaan, kasama niya lahat. Kung isang anghel, okay, kaya niyang sindakin ang 30 Romanong sundalo, paano kaya ang mangyayari sa atin kung dala ni Jesus lahat ng kanyang anghel? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Kaya dito natin makikita, pagbalik ni Jesus, okay, walang pagdududa sapagkat kasama niya lahat ng anghel. Imagine na lang natin yung mangyayari. Ano po? Sabi pa din dito, pagdating ni Jesus, sabi dito,
Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukodin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kanyang kaliwa ang mga kambing. Pagdating ni Jesus, mga minamahal ko, makikita na po natin at masisiguro natin kung sino ba ang sa kanya at sino ba ang hindi. Dito, madedetermine na kung sino talaga ang tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas at ang nagreject sa kanya bilang kanyang tagapagligtas. Hihiwalayin na ang ligtas at hihiwalayin na ang hindi. Kaya dito natin makikita, pagdating ni Jesus, pagpakita ni Jesus na mag-uli, yung mga tao na tumanggap sa kanya bilang kanilang personal na tagapagligtas, sila yung mga taong magagalak, hindi sila matatakot. Pero yung mga tao na sa pagkatagal-tagal ng kanilang buhay, kahit pa merong nangangaral, merong nagtuturo sa kanila ng katotohanan, nire-reject nila patuloy at gusto pa rin nila yung piliin yung kanilang sarili at yung kanilang kamalian, yung mga tao na hindi tatanggap kay Jesus, pagdating ni Jesus, sila'y matatakot at gusto nilang magtago. Apat po ngayon sa ating pag-aaralan. Una, literal. Pangalawa, personal. Pangatlo, maluwalhati. At higit sa lahat, sa ikaapat, pagdating ni Jesus, mga minamahal, ito na po ang tinatawag nating wakasan. Ito na po ang katapusan ng mundong ating tinatapakan. Pagdating ni Jesus, this will signify the end of the world and this will signal the end times that is finally going to conclude. Sabi nga sa Apokalipsis 6:14, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Magkakaroon po ng mga tinatawag nating 7 last plagues. Pagdating ni Jesus, magkakaroon ng mga lindol at mga marami pang mga bagay. At ang mangyayari sa mga bundok ay maaalis at mapapatag sila sa kanilang mga kinatatayuan. Ibig sabihin, hindi lang ito basta 7 magnitude na earthquake. Ito'y kagilagilalas na lindol pagdating ni Jesus. Kaya pagdating ni Jesus, hindi kayo magdududa kung siya na ba yun o hindi. Kaya kung merong magkiklaim na si Jesus ay nandyan na, tanungin lang natin, nasan yung kagilagilalas na lindol? Kapag wala pa, wag po tayong maniniwala. Sabi pa dito, at ang mga hari, pagdating ni Jesus, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mamamayan, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Pagdating po ni Jesus, maraming mga tao ang hindi magiging handa sa kanyang pagparito. Kaya po ang gusto nila sapagkat nag-procrastinate sila sa pagtanggap kay Jesus bilang kanilang personal na Savior, ang mangyayari po ay gusto nilang magtago sa hiya sa Panginoong Yesus sapagkat pinatagal nila yung desisyon at hindi nila pinili ang ating Panginoon. Matatakot sila kay Jesus kasi hindi nila kilala ang ating Panginoon. At sabi nga po sa Apokalipsis 6:17, ito po ang ating huling talata. Sapagkat, kaya sila natatakot, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Ito po ang tanong sa second coming ni Jesus. Sino ang makatatayo? Ano po? Mga minamahal, ang makatatayo lamang po sa harapan ng Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik ay ang mga taong una tumanggap po sa kanya bilang kanilang personal na tagapagligtas. At pangalawa, hindi lang po yung mga taong tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas. Kasi mayroong mga tao na tatanggapin ang Panginoong Jesus. Pero kapag humirap na, kapag hindi nakaaya-aya, tatalikuran na nila ang Panginoon at iiwanan ng pananampalataya. Ang mga taong makatatayo lamang po ay ang mga taong tumanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas at ang magpapatuloy sa pananampalataya at magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Naalala ko yung kwento ng aking teacher noong ako'y high school. Lumaki po siya na hiwalay ang kanyang magulang at yung mother niya. Maliit pa lang siya ay nangibang bansa na. At wala pa siyang malay, hindi niya nakilala yung kanyang mother.
At ang nangyari, nung siya ay siguro 9 or 10 years old, hindi niya talaga kilala yung kanyang nanay. At yung kanyang nanay na OFW, bumalik sa Pilipinas. At naalala ko, kinukwento nung aking teacher na hindi niya kilala yung nanay niya, pero sinalubong nila ito sa airport. At niyakap siya at umiyak yung nanay niya kasi namimiss niya yung anak niya. Pero yung teacher ko, dahil hindi niya kilala yung kanyang nanay, nakatayo lang siya habang niyayakap siya ng nanay niya. Hindi niya alam kung ano yung emosyon na mararamdaman niya sapagkat hindi niya kilala yung yumayakap sa kanya. Mga minamahal, ganito din po yung magiging experience natin sa second coming. Hindi po tayong ma-excite, hindi po tayong magagalak na dadating na si Jesus kung hindi po natin siya kilala. Kaya po ang susi sa second coming ay ang makilala pa nating lubos ang ating Panginoon. Kaya po ngayon, mga minamahal, sapagkat medyo kulang ang ating oras, dadako na po tayo sa ating buzz session para mas lumalim yung ating pag-aaral. At ito po ang ating tatlong katanungan na ating pagninilay-nilayan. Una, ano ang pakiramdam mo kapag nagkita kayo ulit ng iyong mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakasama? Kalawa, bakit importante para sa iyo na nangako ang Panginoong Jesus na siya ay babalik muli? Ikatlo, sinasabi ng Biblia na malapit nang dumating muli si Jesus. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Tayo na po'y maggrupo-grupo at tayo'y mag-usap.
atin pong pinag-aralan sa gabing ito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon o ang second coming of Jesus Christ. Una po na sinasabi sa ating banal na kasulatan, literal na darating ang ating Panginoon. Ikalawa, personal siyang sasalubong sa atin. Ikatlo, ang kanyang pagparito ay magiging maluwalhating pagparito. Ikaapat naman, ito ay magiging wakasan na ng sanlibutan. At ang ikalima po, mga minamahal ko, sa pagbalik ng ating Panginoong Jesus, ito po ang kanyang gagamiting pangyayari upang sagipin po ang mga taong naniniwala sa kanya. Sabi sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at ay may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Mga minamahal, pagdating ng ating Panginoong Jesus, dito po magkakaroon ng unang resurrection o ang pagkabuhay na mag-uli. Alam ko'y marahil ang marami sa atin ay nakaranas na ng makatikim ng sakit ng kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Ano po? Marahil meron tayong kamag-anak na naaksidente, namatay sa sakit, at mga biglaang pangyayari. Sinasabi natin minsan, ang lakas-lakas niya pa, pero sa isang iglap, siya'y binawi na. Hindi natin alam kung kailan ang ating huling hininga, mga minamahal ko. Pero ang pag-asa sa atin ng muling pagparito ng ating Panginoon, kapag balik niya, mabibigyan tayo ng chance na makita muli ang ating mga minamahal. Mabibigyan tayo ng chance na sila yung mayakap nating muli. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, kung tayo yung mga mamatay sa ating Panginoon, mabubuhay tayo at bubuhayin niya tayong maguli. Magkakaroon tayo ng future na reunion sa mga mahal natin sa buhay na ating namimiss na binawi ng kamatayan. Sinabi ng Panginoon, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon na tayo magpakailanman. Mga minamahal, kagabi, tayo nagbigay ng desisyon ulit sa ating Panginoon. Tatlong gabi na tayong nagbibigay ng sunod-sunod na desisyon para sa Kanya. At siya'y nagagalak. At ngayong gabi, sana magbigay ulit tayo ng desisyon. Taas po natin ang ating mga kamay sa mga handang gustong maging handa bago dumating ang ating Panginoon. Gustong maging handa bago dumating ang ating Panginoon. Panatilihin po natin nakataas ang ating mga kamay kung gusto nating salubungin siya sa kanyang muling pagparito. Panatilihin po natin ang ating mga kamay kung handa tayong magtiis sa biyaya ng Panginoon habang naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Mga minamahal, handa ang Panginoong Jesus na bigyan tayo ng kapangyarihan na magtiis habang siya'y hinahantay natin. Pwede na po natin ibaba ang ating mga kamay. Nagagalak po ang ating Panginoon na gusto natin siyang salubungin, na gusto natin maging handa sa kanyang muling pagparito. Ako rin po ay lubos na nagagalak na dumadami sa mga tao ngayon ang gustong makita muli ang ating Panginoong Jesus. At nawa po, mga minamahal, ito ang ating sambitin sa kanyang muling pagbabalik. Isaías 25:9, at sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang ating Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Tayo po'y ililigtas ng ating Panginoon. Nawa po'y tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas at magpatuloy sa relasyon sa Kanya. Mga minamahal, salamat sa pagtanggap at pagbigay ng desisyon sa ating Panginoon. Iniimbitahan ko po tayong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kinagagalak po namin, Panginoon,
na kami po ay makapaghanda sa iyong muling pagparito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na napakarami pa naming detalye na pwedeng pag-aralan sa iyong banal na kasulatan regarding sa iyong muling pagparito, Panginoon. Kaya, Panginoon, hipuin mo pa ng lubos ang aming puso na patuloy kang tanggapin sa araw-araw. Tulungan mo pa kami, Panginoon, na ikaw ang aming piliin kahit pa minsan ay mahirap, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay puno ng pasensya sa amin sa aming pagkakamali, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, kami nagagalak na ikaw ay aming piliin sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas din po, mga minamahal, ganitong oras rin. Sana kahit malakas ang hangin, malamig, ay pumunta pa rin po kayo para makinig. Ikawalong gabi na po, kinabukasan. Maraming salamat po at magandang gabi.